vlogger na inis sa mga ginagawang office ang Starbucks. Kaliwat ka na ng pag-resign sa mga kumpanya. Talamak ngayon. Are you guys okay? No, we are never okay in the Philippines. Ito, di ba pang balita kayo ng iligo atin agad simulan. So, simulan muna natin dito sa kay Dale Phillips. Siya ay isang Scottish travel vlogger na umiikot sa iba't ibang parte ng mundo. Meron siya sa Indonesia, sa Nepal. Kung nakaikot siya sa buong mundo, iba-ibang mga lugar, iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga experiences sa pagkain at sa pamumuhay doon. Meron siyang 2.86 million subscribers at lagpas 6 million followers sa FB. So kamakailan na mainit na topic ngayon ang kanyang pagdaan sa Starbucks ating panoorin. Look at all these guys with their laptops just sitting using it as their personal office. I would hate that. Hey! I would hate that. Somebody just doing their homework right there. Yun yung masakit dito eh. Ginawa siyang content para mga hayop sa zoo. Context lang doon, hindi naka-blur yung mismong babae doon at yung mga tao doon. Kami po mismo ang nag-blur out of respect po sa kanila. Pero pwede ka naman talaga ma-videoan sa loob niyan. Yun ngayon na yung unay utak kesa doon sa puso. Diba? So para sa amin na lang yan, yung original video nito, walang blur. Who lived in Chiang Mai and every day he took his laptop to a different coffee shop and hang out and think he was cool. Digital nomad. Digital gonad. That's what he is, a digital gonad. Sitting in a coffee shop. Just sit in your house. Just sit in your condo. Just sit in your hotel room and do your work. Why do you need to be sitting in somebody's coffee shop? Ah, yes. Ang white privilege ang aking pinakagusto. Sa mga hindi nakakalam, ang gonad ay meaning ay gametes, or testes, or ovary. So, para kang negative term siya sa mga hindi nakakaintindi kung paano niya yun ginamit. So, himayin muna natin sa tatlo. Ang people side, ang mga tao dito sa Pilipinas, ang business side nito, at ang side ni Dale. So, rayin muna natin yung side ng mga tao para sa mga tao na pupunta dyan o inaabot ng ilang oras para gawin ang kanilang trabaho o ang kanilang mga projects, ang kanilang pag-aaral, bumibili siya dyan ng kape. Ngayon, ang kape dyan ay umaabot sa halos 120 sa aking pagtingin. 120 hanggang 200 pesos para sa simpleng espresso na solo. Pero sino ba bumibili ng solo? Diba, grande nga dapat ang iyong bilin daw lagi kasi pag 20, mas watered down na yun at dahil lagi naman dalawang shot na espresso ang meron yan. So, life hack sa inyo yan, para sa inyo lang. Mwah, para sa inyo yan. So, kinompare ko ang Pilipinas at US na rates ng Starbucks. Halos pareho lang naman sila pag kinonvert mo to peso. Pero syempre, tatandaan nyo, iba naman ang cost of living sa mga bansang yan. Dito, mapapansin mo na sa halagang 200 o hanggang pinakamalita 120 pesos, pwede ka na makabili ng kape sa Starbucks. Ngayon, mapapansin naman natin naging status symbol na din na Starbucks sa pagpakita na ikaw ay hindi naman sa hirap sa buhay pero komportable ka sa buhay mo. Sa side naman sa mga tao nandito, dun sa mga talagang sinusulit, inaabot na isa, dalawang oras dun sa cafe para mag-aral o magtrabaho, sinusulit nila oras sila dun kasi dito sa Pilipinas, sa ating kultura, tayo ay very close sa isa't isa. Very close tayo sa mga family members natin, di ba, sa mga taong nag-work at home dyan. Isang sigaw lang ng nanay mo, isang sigaw lang ng asawa mo, isang sigaw lang ng anak mo, may kailangan sa'yo, hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo. Kahit ano pang living arrangements ang meron ka. Psychologically, hindi mo matatapos or hindi ganun kabilis mo ngayon matapos yung kailangan mong gawin. Kasi kaliwat ka na may kakatok ng Shopee, kailangan mo pick upin yung in-order ng kapatid mo, in-order ng nanay mo, ng para sa pinsan mo, di ba? Ang dami mong distraction. Ngayon, pag pupunta sa mga ganyan shop, mga kayang coffee shop, na mas marami pa, kasi alam ko may magtatanong dyan, pwede di siya pumunta sa library? Pwede siya pumunta sa tahimik na lugar kung gusto niya mag-aral, gusto niya magtrabaho? Bilangin mo ilan ang library sa Pilipinas at ilan ang mga Starbucks. Syempre, andun pa rin ang ease of access. Andun yung accessibility mo para mapuntahan yung mga lugar na yan. Okay, so talo ka na agad dun. Kasi ganun din naman ang McDo. Ganun din naman kahit anong fast food o isang malaking chain ng isang business. Hindi man ganun ang pinakamasarap na meron dyan na fries or burger. Oh my God, sobrang dry ng burger ng mga fast food. Pero dahil dyan ang pinakamalapit at kaya gusto mo lang makuha yung craving mo, dun sila yumayaman at dun nagsisimula ang kanilang business. Diba sabi nga nila, wag mo daw pagsamain kung saan natutulog at saan nagtatrabaho kasi nakaka-apekto yun sa psychological mo. Nahihirap at katuloy makatulog kasi iniisip niya kung dito ako sa lugar na to na lagi kung pinagtatrabahuhan, iniisip ko ngayon nagtatrabaho ako at nahihirap at ka makatulog na kaya nagkakaroon ng mga tao na uminom sila ng mga sleeping pills para makatulong sila sa pagtulog nila. Isa na rin yun doon. So siguro ganun na din yun. May mga tao talaga mas mabilis sila na perform o mas mabilis sila natatapos sa trabaho nila kung nasi-separate nila ang personal life sa kanilang work life, sa kanilang study life o anumang life na separate at home. Kasi diba marami tayong mga responsibilidad sa buhay, talagang kailangan natin gawin. At para makapag-focus muna tayo sa kailangan natin gawin, pupunta tayo sa mga Starbucks, sa mga lugar na accessible. Meron din naman ganyan sa McDo eh. Meron din naman ganyan sa mga iba establishment na sobrang dami na ng mga stores or brands.
branches nationwide. So hindi lang yan specifically para sa Starbucks. So ngayon, lumipat na tayo sa business side. Ang gusto natin mangyari para sa Starbucks, diba? Gusto natin may work-life balance tayo. Gusto kaya ako na dito sa Starbucks para hindi ko marinig yung dinadada ng aking mga kasama sa bahay. Dami lang gusto. Gusto daw nila 3-in-1 kape. Ayoko yan. Gusto ko Starbucks. So, yung mga studies din naman nagsasabi na makakatulong sa change of environment mo. Ngayon, sa business side naman, ano ba ang stance ng Starbucks dyan? So, sabi dito ng Starbucks Philippines President na si Sir Noe Lopez, sinabi nito na gusto nila maging third place ng kanilang mga customers pagkatapos ng bahay at ng trabaho. Yan ang dalawang lugar na ginagawan mo ng pareho ng iyong pag-aaral at ng iyong trabaho. Kaya sana mauso nga din yung mga study hubs. Meron naman na, pero hindi pa siya ganun kalakas kumpara sa mga established na mga tulad ng mga Starbucks at iba pang mga coffee places. So, while letting customers stay as long as they want a press counter intuitive, which is eating concern ni Dale Philip, sabi ni Lopez na yun ang gusto ng kumpanya. Okay lang sa amin yon. So ngayon, paano yung binabawi ng mga businesses? Yan ay nakukuha nila, kasama na doon yung presyo ng kape, kasama na din yung mga pagkain. Ang pagpasok, pag ikaw ay magsisimula ng isang cafe, lalo sa mga small businesses, dyan po pasok ang balik ng pera, syempre din ako magiging technical doon, ay sa pagkain. Kaya kita mo, mapapansin mo sa mga pasta na sinaserve nila, sobrang baba lang yan para gawin. Sobrang mura lang ng mga ingredients, pero mahal nila binibenta sa'yo. Kasi syempre, may mga tao naman dyan na nagigilty na, isang oras na ito, bili pa ako ng something, bili pa ako ng brownie, bili pa ako ng anong tinapay, bili pa ako ng overpriced na putahe na meron sila. Kahit hindi naman kasarapan, ay para lang, di ba, hindi mahiya. Ngayon, yung mga taong kinainis sa siguro Dale dito, yung mga hindi nahihiya, hindi yan makaka-apekto sa business model na gustong ipalakad ng Starbucks. Kasi kung mapapansin mo, sa dami ng Starbucks dito, ibig sabihin nun, sobrang effective na kanila business model. So ngayon, makakaikot na tayo sa side ni Dale. So, sinabi ni Dale dito na ayaw niya ng isang business, talagang taas paa na nagkakamot ng itlog ng mga tao doon na hindi makakaupo yung mga tao doon. Doon pala, mali ka na. Kasi gusto yon ng Starbucks. Pangalawa, sabi na kasi nakita niya yung mga linya doon ng mga tao, di ba? Sa linya ng tao na yon, may linya ng tao eh. Meaning, gusto pa rin ng tao bumili ng kape. So, yung mga nakaupo doon sa mismong part ng Starbucks, wala na halos pakialam ang Starbucks doon kasi bibili pa rin naman yung mga tao ng kape sa kanila. Hindi, wala naman dagdag na 5 piso, 10 piso para umupo sa mga mesa na yan. Kung ayaw nila ng gano'n, sana ginawa nila yung mga mesa at upuan nila na mga bato na mayroong thumbtacks na nakakabit. Pero hindi, anong ginawa nila? Nilagyan nila ng outlet, ginandaan nila yung mga intugtugan, ginandaan nila yung acoustics, nilagyan nila ng mga dekorasyon. So ibig sabihin, gusto talaga nila lang tumambay ka dun. Kasama yun sa business model nila. Sa dulo ng araw, preference lang naman ni Dale Philip yun. Entitled siya sa kanyang opinion, pero hindi yun ang opinion na may pakialam ang mga tao at ang mismong Starbucks bilang isang business model. So siguro naisip ko lang dito, I'm sure may mga tao na naiinis na ano ba yan, tagal-tagal naman ng mga taon to para lang uminom ng kape. Tapos 5 oras tunaw na yung yelo dito, pinabalaan na pala nila para lang magmukha sila nag-Starbucks. Anong masama dun? May mga tao talaga na espesyal ang oras sila na ginastos at pinaghirapan nila para mabili yung kape na yun. Bakit natin i-deny ang mga kaligayahan ng iba? Pangalawa, para sa mga tao na naiinis sa mga ganong nakabalandra lang sa Starbucks, ayaw magsiuwi at pagkatapos mataubos yung kanilang kape, kahit sa anumang establishment, hindi ka naman talaga guaranteed na makaupo. Diba, misa mag-aantay ka isang oras, misa pag-aantayin ka ng 30 minutes, i-queue ka pa nga nila sa mga samgyupsal na napupuno, pumipirma ka, diba, sa parang logbook, kala mo papasok ka na naman sa klase. Diba? Ganun din naman. So, anong bago dun? Yung gusto natin i-implement, sana may limit, sana merong isang oras, dalawang oras lang. Pwede naman i-implement ang Starbucks nila, pero bakit hindi nila ginagawa? Kasi magmumukha silang ayaw nila sa ganun. Pero gusto nila eh. So, bakit nila gagawin? Merong mga ganun establishment, yung mga smaller businesses, na talaga may kita mo, 1 hour lang po ang isang per isang beverage na nakita na ako ng ganon. Marami may accept ang Starbucks dito dahil nga malaki na silang business. They can afford yung ganong counterintuitive na parang mga tao na nakabalandra lang doon at inuubos yung kape nila ng isang taon. So, sa dulo ng araw, ang panalo dito ay yung Starbucks at yung mga tao sinusulit yung kultura nila doon sa Starbucks. Sunod na balita ngayon na ito naman, mga nagre-resign daw. Ating panoorin. Bakit nga ba dumarami ang mga empleyadong palipat-lipat ng trabaho? Kasi marami na rin accessible, di ba? Parang ano yung supply and demand ngayon kumpara noon. Okay, rolling tayo ha. Action! Ay, wow! Oh, sa'yo, reporter! Oh, wala na. Uwi na ako, yun ko na. Pagpagal mo sa'yo na yun. Hindi naman. Pero kung usapang resign lang din, tila marami ang makaka-relate dyan, mga bossing. Ikaw ay empleyado. Hindi ka tagapagmana.
kung hindi maibigay sa iyo ngayon, hanapin sa ibang kumpanya. So dito sinabi daw ng Sprout Solutions, isang HR firm, na hindi daw problema ang hiring. Lagi ka naman mayroong ma-hire. Pero problema daw ay yung pag-stay o ang employee retention ng meron sila. Diba? Kasi marami yung mga under the table na gusto ka na. The recruitment problem is never going away. Why is it not Slay! No matter how Slay. Great you are at hiring people and bringing them in, if you don't take care of them once they are in, what's going to happen? They're going to leave. Ang dami na eh. Marami na pwede ka pagkuha ng employment. LinkedIn, diba, iba mga job places, online, tsaka trabaho mo, isang message mo lang. Pag na mag-apply ka, pwede na online eh. Iba ka, kailangan pa pumunta doon sa kumpanya, doon sa mismong gate ng kumpanya. So, ibig sabihin, invested ka na. So, kahit baltratuhin ka, kahit duraduraan ka sa noo mo, sige na, magkatrabaho na lang ako. Kailangan ko pambili ng Starbucks eh. Para mabidyohan ako ng isang travel blogger. So, diba, nag-interconnect nga lahat eh. Posibleng dulot ito ng digital revolution at work from home setup noong pandemya. So every time I go online, makikita ko, uy, yung kaibigan ko, ito ang binigay ng kanyang employer. Get to compare. Sana all. Grabe naman dramatic boom na yan. At meron ka pang opportunity na sinusuntok ako ni Pacquiao eh. Dati wala kang choice eh. Ngayon, may choice ka na. So ngayon, yung mga kumpanya, sabi dito, yung mga kumpanya, may kanya-kanyang gimmick. Meron naglalagay ng playground. Meron mga prices. Marami kaming mga katrabaho at partners na BPO companies. At sa kanilang kumpanya, talagang pampers ang mga empleyado. Pagkatakas sa klasik, laging may kape. Binabayaran pa yan, 20 pesos sa oras. Tumataas ang standards. At sa mga balak namang mag-resign, think ito twice na ang sign mo. Dahil magastos din ang mawalan ng trabaho. Hindi magastos yun. Lilipat ka lang pag meron ka na nakuha. Yo, trabaho tayo mga bossing. Let's go! Anong next story? Babalita. Tapos lumipat si Bea de Guzman sa, sa GMA kasi TV5. Common naman yan. At ako, masaya ako na ganun kasi nga, in the end, pag ang isang bagay na mo-monopolize sa mga kumpanya, madaling maabuso yan. So ngayon, dahil marami ng choices, magagawa ngayon ng paraan yung mga kumpanya para mas ma-sweeten up yung deal at walang masama doon kasi gusto natin ng magandang work-life balance. So na balita na ito naman, si Aiden Ross daw ay nag-donate ng almost $6,000 sa isang Pinay. Siya ay 18 at from Zamboanga, Philippines. Ating panoorin sa clip. With a bag over her head. Hey, where you guys from? Mukha ni Kuya na tutrol eh. From? Hey, where you guys from? Philippines. Ah, my Filipinian sisters and brothers. Ginamit na naman yung Filipinians, leche. Where you guys living? Where you guys living? Sa ilalim ng tulay. From Zamboanga, Mindanao. Oh, wow. May umigil pa ba ngayon? Wow. Hindi tata to umigil, no? Iba to. Are you guys okay? No, we are never okay in the Philippines. What? Look. Are you eh or eh? We are an eh. Okay. Do you need help? Yes, I need to escape. Help. Do you need me? Do you need help any, me. Do you need help? We always need money, Aiden. No, money. Dollar? Yeah, pabayan. I need money to buy my Starbucks, yes? Okay? Yes? Do you need me to send you money? Money? Money Pacquiao, wasala ng money. In general, do you need help? Ito parang ginawa niyang yung sagip ka pamilya on the spot eh. My house is... Okay, how do you... Do you have Cash App? What do you got? Gcash. Bitcoin? Gcash nga. Walang Gcash sa ibang bansa. Hindi siya international. Gcash. Ito yung sinasabi ko sa yung privilege. Diba? Di naman nila alam yon. Ito yung white privilege ng meron siya. So donate na siya dito na halos $6,000 which amounts to 300,000 pesos overnight. So dito pinag-usapan lang nila paano niya isa-send. Para itong mga Gen Z na explain paano gumagana ng Gcash isang boomer. So inabot siya na halos 10 minutes lang. So i-send siya ng mga address. At dito sinabi naman dito ni Aiden. So pinalo daw sa IG para doon nila i-send. Paki-blur lang yung pangalan niya. Nakalagay, nabobo si Aiden dito na nilagyan eh. Ewan ko eh, ang weird lang talaga lagi ng mga ganyang lalo na pag naka-live. Pero siguro pinipili ko lang lagi na at least may natulungan. Pero hindi ganun lagi kasarap ang naiiwan nun na panlasa sa akin. Hindi lang pa nakakita ako ng ganyan. Pero okay, ganyan ang kalakalan eh. Ano magagawa natin? So doon na tatapos natin mga balita yun na ngayon linggo. Iinumin ko na itong aking kape. Gusto pa ng mga gito. Huwag niyo tayo like, share sa mga Marites yung friends na mahilig sa Starbucks. Abong nyo matang subscribe. Marites sa Mama Alam. Tayo na sa Siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist.